Posibleng magdulot ng hidwaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sakaling magdesisyon ng Pangulo na papasukin ang mga Afghan nationals sa bansa habang tutol naman dito ang Vice Presidente. Ito ang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa nitong Lunes. I would make a bold prediction that would cause a kusot, a warp, maybe something there. And I do not know, mas kilala mo ang anak ko kaysa ako. You know the way Inday thinks and reacts. Una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice President Sara sa hiling ng Estados Unidos na tumanggap ang Pilipinas ng 50,000 Afghan refugees dahil ito anya'y banta sa ating seguridad at soberanya. Ibinahagi naman ang dating Alam mo, eto ha, dalawang obserbasyon ko lamang dito. Ito ho ay talagang bold step para ho kay VP Sara Duterte dahil nga po hindi ho madali na kumontra, lalong-lalo na ho sa presidente dahil alam naman po natin maaring si Pangulong Marcos ay nagpapakita ng kahinaan. Although pag nag-decision ho yan, hindi natin alam kung sino nasa likod niya. Kaya minsan talagang kumari, halimbawa yung Maharlika Fund, 'di ba? Ang bilis na ipasa kahit mali-mali. Alam niyo ba mali-mali yung mga ginamit na mga text doon sa Maharlika Fund? Kasi nga ipinapapaspas ni Pangulong Marcos. So, kahit papaano even if we think that PBBM is weak, meron siyang kahit papaanong hold o command. Bakit to? Kasi marami ho ang sumisipsip at naniniwala sa propagandang 31 million. Kung gusto mo ng boto bilang senador, sisip-sip ka ngayon kay Marcos kasi iniisip mo 31 million. Ganoon lang naman kasimple 'yon, 'di ba? Ngayon, para kontrahin mo 'yung gusto ni PBBM. Ewan ko lang, ang tanong dito ngayon sino sa kanilang dalawa, si VP Sara Duterte o si Pangulong Marcos ang babaluktot? Ayan, yan ang kaabang-abang. Sino kaya dito sa dalawang to ang unang magtataas ng watawat na puti at sasabing, sige na nga, ikaw na nga masunod. Titingnan natin ngayon yan. Diba? Kaya nakakahanga dahil inilagay ni VP Sara Duterte ang kanyang prinsipyo sa gitna ng usapin dito sa Afghan. Pangalawa, kaya ako ay kahit papaano nabibilib talaga ho kay VP Sara Duterte, dahil nga po gusto ng Amerika ito. And you know, sa ating bansa, sa ating kasaysayan, napaka-importante ng sinasabi ng Amerika sa Pilipinas. Alam naman natin na maraming ang nangyaring pagpapalit ng presidente dahil sa kagustuhan ng Amerika. O dahil sa suporta ng Amerika. Alam naman po natin yan. So, we know that tayong mga Pilipino, we value the command or sabihin na natin, the likings and the wants of these Americans. Diba? So, yung para kumontra si Sara Duterte sa Amerika, si Vice President Sara Duterte, napakabigat. Napaka tinding paninindigan niya at hindi siya natakot na baka mamaya hindi siya ang suportahang kandidato sa darating na halalan. Nako po. Kaya ako ay nabibilib. Kaya nga hindi ko alam at bakit nila sasabihin si Tulpo ang gusto natin. Kayo hubang mga insimada vlogger at mga butas na vlogger talagang sadyang kapiraso ang utak. Kung gusto ninyo, maglagay po kayo dito ng GCash number, i-comment nyo na
At para pag binalikan ko itong video na ito, padalhan ko kayo ng 500 at bumili kayo ng utak sa palengke. Para naman magkaroon-karoon kayo ng utak kahit papaano. O kung gusto nyo, kahit hindi na lang utak, patulad ni Attorney Kabutas, eh bumili na lang kayo ng confidence. Di ba? Oh, sabi nito, boss, di ba ayaw ng USA sa Duterte? Actually, wala namang pronouncement na gano'n ng Amerika, pero yun na nga eh. Kaya nga eh, alam mo, kaya nga nakakabilib po itong ginawang move ni VP Sara Duterte by saying, no, ayaw namin yan. Easy, huwag yung padala sa amin yan. Alam mo, mabigat yan. Kasi nga, hindi ho biro yung ganong klaseng ano. Para kang ang aga mong kumontra. Tandaan ninyo ha, itong Afghan refugee na to, it's not about Afghan refugees. Okay? Itong Afghan refugees na ito, it's all about the US. Meron niyang nagsasabi na malamang, sabi nila ha, posible, na baka nga daw gamitin pa ng Amerika itong Afghan refugees na ito pagka nagkaroon ng labanan between America and China. Okay, ito yung mga pananaw ng ilang mga eksperto patungkol dito. Remember, these Afghan refugees na tinatawag nila ay hindi ho mga ordinaryong Afghanistan na mga citizen nila. Ito ho yung mga naging katulong ng Amerika dyan sa Afghanistan. So, some of them maybe, I'm not sure ha, pero yan ang thinking ng ibang mga eksperto pagdating sa security ng ating bansa. Eh sabi nga nila, baka ito yung mga ginamit ng Amerika, mga spies, mga kung sino-sinong ginamit na para ilaban sa Afghanistan. Eh ito yung mga yon at para masala muna sila, eh gusto nilang mailagay sa Pilipinas. At hindi nga natin alam bakit dito sa Pilipinas. Sa dami-dami naman, ang laki-laki ng bansa nila, pwede naman nilang kup-kupin. Diba? Bakit dito? Kasi baka mamaya, gawin nilang mga pagdating ng panahon, eh gamitin nila ho ito. At gamitin nila na magpapunta dito, tapos i-activate nila yung kanilang forces dito sa Pilipinas sa pamamagitan nito mga Afghanistan na to. Yun ang iniisip nung iba. Okay? Na actually, tinanong yan kay Pangulong Duterte at sagot naman ni Pangulong Duterte, possible. That's a possible scenario. Kaya nakakatakot talaga. So, ibig sabihin lamang po nito, etong Afghanistan o Afghan refugees na ito, eh hindi ho ito usapin ng tayo ba'y tutulong o hindi. Ito ho ay usapin ng Amerika. Kagustuhan ng Amerika na dalhin dito. Di ba? So, mukhang merong matinding dahilan ng Amerika para dalhin sila dito. At dahil nga yung ating ambassador at maging ang ating presidente, ang leaning pagbigyan ng Amerika, ang lakas ho na loob ng ating vice president para ho kontrahin ho ito. Kaya because of that, yan yung mga bagay na kahanga-hanga sa ating vice president, di ba? Na si Sara Duterte. Talagang pag isang definition ko nga sa kanya, ito ang taong merong kahit babae ay may yag balls. Totoo naman, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, mas matapang ito sa kanya. Sabi ko nga, sana talaga.